Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Handa ang Pilipinas na magpaabot ng tulong sa Japan kasunod ng pagtama doon ng magnitude 7.6 na lindol ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang Facebook post, sinabi ng Pangulo na ikinalulungkot ng bansa ang nangyaring sakuna sa Japan. Kasabay nito, nakikipagtulungan na ang Pilipinas sa gobyerno ng Japan para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Dagdag pa niya, handa ang Pilipinas na tumulong sa Japan sa anumang paraan bilang kapwa bansa na apektado ng mga sakuna at pagbabago sa klima sa loob ng Pacific Ring of Fire. Umakyat na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa lindol na tumama sa gitnang bahagi ng Japan nitong bagong taon. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na search and rescue operations sa mga lugar na apektado ng lindol. Sa pinakahuling ulat ng mga otoridad ngayong tanghali, nawasak ang ilang gusali dahil sa lindol na nagdulot din ng malawakang sunog sa lungsod ng Wajima sa Ishikawa Prefecture. 14 na tao ang naiulat na naipit sa mga gumuhong gusali habang hindi pa mabilang ang mga sugatan. Nasa 1,000 miyembro ng Japan Self-Defense Force naman ang nagsasagawa na ng rescue and relief operations. Lumabas sa 443 ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala sa pagsalubong sa bagong taon. Sa ulat ng Department of Health ngayong hapon, kasama sa bilang ang 212 kaso na naiulat lang pagkapasok ng bagong taon. 206 na kaso mula rito ang nangyari sa bahay o sa kalsada habang mahigit 100 ang dahil sa mga legal na paputok. Ayon pa sa DOH, isang lalaking 38 taong gulang mula sa Ilocos Region ang iniulat na namatay matapos masabugan ng paputok habang umano'y lasing. Isang 23-anyos na residente naman sa Davao Region ang nasugatan ng tama ng bala. Naitala rin ang isang kaso ng pagkalunok ng Watusi. Samantala, umabot sa 17 ang kaso ng mga naputulan ng parte ng katawan dahil sa paputok. 122 ang nasaktan sa mata, kabilang ang isa na nabulag. Isa naman ang nawala ng pandinig. Sisikapin ng Pilipinas na makaalis sa tinaguriang Grey List ng Financial Action Task Force o FATF ngayong Enero 2024. Ayon kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Matthew David, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na resolbahin ang pagkakalagay ng Pilipinas sa grey listing. Kabilang niya rito ang mga natitirang kahinaan ng gobyerno na binigyan din noon ng FATF. Ayon pa kay David, hindi nasunod ng gobyerno ang naunang deadline ng FATF noong Enero 2023 para makaalis sa grey listing, kaya't susubukan ulit ito ngayong taon. Noong 2021, inilagay ang Pilipinas sa grey list ng FATF kasama ng Haiti, Malta at South Sudan. Ang grey list ang listahan ng mga bansa na isinailalim sa pinaigting na monitoring ang mga sistema ng pananalapi laban sa money laundering at pagpopondo sa mga terorista. Muli na namang nanguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa senatorial survey ng Octa Research para sa 2025 midterm elections. Batay sa tugon ng Masa National Survey, 76% ng mga Pilipino ang posibleng bumoto kay Tulfo kung siya ay tatakbo bilang senador kung idaraos ang eleksyon noong isinagawa ang survey mula December 10 hanggang December 14. Mas mataas ito ng 60% kaysa sa survey na isinagawa noong October 2023. Kasunod ni Tulfo, si Senador Christopher Bongo na mayroong 53% na posibleng magdala sa kanya sa ikalawa hanggang ikatlong pwesto. Kasunod ni Go si dating Senate President Vicente Soto III na nakakuha ng 48% na boto na maaaring magdala sa kanya sa ikalawa hanggang ikaapat na pwesto. Nakakuha naman si Senador Ronald Bato de la Rosa ng 47% na posibleng magdala dito sa ikatlo hanggang ikalimang pwesto. Samantalang 42% naman ang nakuhang rating ni Senador Amy Marcos na posible ding makuha ang ikaapat hanggang ikalimang pwesto. Sumunod naman kay Marcos si Senador Ramon Bong Revilla Jr. na nakakuha ng 35% na posibleng magdala sa kanya sa ika-6 hanggang ika-10 pwesto. Samantala, mag-aagawa naman sa ika-6 hanggang ika-11 pwesto sina Senador Francis Tolentino na nakakuha ng 33%, dating Manila Mayor Isko Moreno at dating Senador Panfilo Lacson na may parehas na nakuhang 32% ayon sa survey. Posible din niya na makakuha ng ika-6 hanggang ika-12 pwesto si Senador Pia Cayetano na may 30%, habang si dating Senador Manny Pacquiao ay posibleng makapasok sa ika-7 hanggang ika-12 pwesto sa 28%.
Si dating Vice President Judge Mark Binay naman ay nakakuha ng 25% na boto na maaaring magdala sa kanya sa 10 hanggang 13 pwesto. Kinumpleto naman ni Senador Manuel Lito Lapid ang listahan na may 20%. Ibig sabihin, maaaring makuha niya ang 12 hanggang 22 pwesto. Ilan din sa kilalang personalidad na kasama sa survey ay sina Defense Secretary Gilbert Chodoro na may 19%, dating Senador Gringo Honasan II, Interior Secretary Benhar Abalos at si Willie Revillame na may 18%. Samantala, sina dating Vice Presidential Candidate Willie Ong at dating Vice President Lenny Robredo ay parehas nakakuha ng 17%. Ang survey ay sinagawa sa 1,200 na lalaki at babae na may edad 18 pataas mula sa mga Class A, B, C, D, O, E sa National Capital Region, Balanse Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa 13,000 polis ang inaasahang ide-deploy ng pambansang pulisya para siguruhing ligtas ang traslasyon o kapistahan ng itim na Nazareno sa Maynila ngayong buwan. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., magpapakalat din sila ng K-9 dogs bilang dagdag sa seguridad. Anya, tinatayang nasa 2.5 milyong katao ang inaasahang dadalo sa taunang traslasyon. Muli rin siyang nagpaalala na bawal ang magdala ng mga backpack, bullcaps at payong. Tanging mga transparent na water bottle at canister lang din ang pinapayagan sa nasabing okasyon. As of now, for our planning, we are intending to deploy 13,691 police officers based on our estimated population na aabot po ng 2.5 siguro. But these numbers may change depending on the situation kung ano man ang mag-develop. And we will be deploying also yung tawag doon, yung mga K-9 units natin. Sa controlled areas, bawal po ang mga backpacks. Okay. Dapat kung pwede, mga transparent bags lang po. Mm-hmm. And also, bawal po yung bullcap. And then we discourage po yung bullcap at saka umbrella. And also, yung liquid bottles and canisters dapat po transparent. Mm-hmm. Yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondo. Magandang gabi.